Sorry po, sorry po. Marami din bang magagawa pa dyan? Wala, bay. Gusto mo ba sumali sa tropa namin? Tol, kailangan mo to. Tuwala ka. Bakit ka tumatawag? Nandito lang ako sa labas ng bahay niyo. Saan ka galing? Sa labas lang. Hindi ako naniniwala. Tatanong-tanong ka, tas di ka rin maniniwala sa akin. Bastos ka! Subukan natin itong ginawa ko. Sige po. Promise, hindi ko nalalapitan si Aryana. Okay na sa akin na makita ko na siya araw-araw. Yan ang po sila palayasin, ma. Wala na akong maibibigay sa'yo, Jason. Hindi pera ang kailangan ko. Gusto kong makita yung anak ko. Gusto kong makita yung anak ko. Wala kang anak. Huwag ka na magkaila, Stella. Wala kang anak. Wala tayong anak. Nagsisinungaling ka. Si Victor ang ama ng anak ko. Anong karapatan mo para balikan ako at guluhin ako? Jason, please. Hayaan mo na ako. Masaya na ako. Masaya na kami ng pamilya ko. Utang na loob. Tantanan mo na ako. Uy, ka lang, pare. Pare, sige na. Kawawa naman si Hubert. Hindi mo ba siya lalapitan? Naawa na ako sa kanya eh. Mag-iingat ka kasi. Salamat. Baka naman sa susunod, major na aksidente na mangyari sa'yo dahil sa akin. Hubert, sana maintindihan mo na ako. Uy, awat na dun. Pinapahirapan mo lang sarili mo niyan eh. Mas mahirapan ako pag sumuko ako. Sabi nga ng mancha ng polo mo. Pati mancha ng damit mo dahil kay Aryana. Korteng puso na rin, oh. Pare, pwede mo ba akong tulungan? Paano? Pwede yung ma-share? Gilbert, ano na naman ba to? Wala na sa ibang bakante. Meron pa, oh! Taong na dyan, oh. Ba't ba kasi ubalis pa kayo? Ano yung kinakaya mo, Babeth? It's Bebeth. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin alam pangalan ko? Bebeth. Ano yung kinakain mo? Saan mo na bilhin? Sumama mo naman ako. Ayan lang, oh. Bumili ka mag-isa mo. Ah, dyan lang? Ay, yung ano pala dyan. Doon lang tayo sa likod. Tara, ha? Tara, ayan lang! Dyan ko binili yun! Ayan, dyan. Tara lang tayo. Ano ka ba? Teka nga, saan mo ba ako dadalhin? Medyo slow ka din, ano? Di ba na-gets? Ano din? Eh, kailangan natin sila iwan para mapag-usap. Ikaw naman kasi, hindi mo naman sinabi sa akin agad. Pag sinabi ko, malaman ni Aryana. Tingin mo papayag yun. Aryana, hindi mo kailangan magsalita. Makilig ka lang. Oo nga, pumayag ako na iwasan mo ako. Ayoko, Aryana. Ayoko mag-iwasan tayo. Hindi mo ako mapipigilan na lumapit sa'yo. Hindi mo rin ako mapipigilan sa nararamdaman ko. Matagal na ba kayo magkaibigan ni Aryana? Uy! Ha? Ano yun? Parang diring-diri ka naman sa akin, oh. Ikaw ba itong ayaw kong makasama? Talagang ayaw ko itong makasama. Kasi, di pa naman talaga close mo. Kung alam mo lang, kung gano'ng kaswerte na kasama mo ako ngayon, hindi mo ba alam kung ilang babaeng handang makipagpalit sa pwesto mo? Uy! Di sila na! Sila na dito! Jean, magkasama sila? Bakit naman kaya sila magkasama? Yuck! Ay, umidumi ka rin. Gross! I think I lost my appetite. Kahit mukha kong tanga dito na parang walang kausap,
kahit mukha akong tanga, nakakahabol sa'yo, wala akong pakialam. Hindi ako titigil, Aryana. Hubert, mapapagod ka lang. Hindi na mababago yung desisyon ko. Salamat dito. Salamat sa lahat ng tulong mo, pero hanggang dito na lang talaga tayo eh. Sa'yo. Pero dahil kaibigan kita, kahit di ako sang-ayon sa gusto mo, suportahan kita. Salamat, Bebet, ha? Ikaw na lang kaibigan ko ngayon. Wala na si Hubert. Wala na rin si Marlon. Aryana, are you okay? Umiiyak kasi kanina. I was just wondering kung ano yung nangyari. Weh, totoo ba yan? Look, I'm trying to be nice. Di ba yun naman ang gusto nyo? Ang magkaayos tayo. Pero kung ayaw nyo maniwala, fine. Ano na naman kaya plano nun? Hayaan mo na. Eh, okay nga yun, di ba? Hindi na tayo naaway ni Megan. Baka nagbago na talaga siya. Siguro naman, titigil ka na kay Aryana. Hindi pa. Ano? Isa na lang. Last na to. Kapag ayaw pa rin niya, dun ako titigil. Eh ano naman yung binabalak mo? Bukas, sasabihin ko sa kanya mahal ko siya. Amin ka na naman, dude. Oo, ulit na lang. Iba to. Ipapaalam ko sa buong scene dyan ang nararamdaman ko. Cargo. Tapos hindi rin maayos ang storage ng bunker fuels. Kaya nung pumalawot ang Costa Aurora, the cargo shifted and collided against the bulkhead na hindi na naagapan ng kapitan. I thought the captain and his crew were competent. Ano nangyari? Weren't they trained for these situations? Wait a minute. Didn't they have a recent training? I remember Stella pushing for that training. In fact, she allocated a budget for it. What happened? Sayang naman ang ginastos natin sa training na yon kung walang natutunan ng crew natin. Dikya, ikaw na bahala sa akin, ina. Bantayin mo siya hanggang sa makabalik ako. Mag-iingat ka na po, ha? Sige po. Kamusta niyo na lang po kami sa mga kasama namin doon, ha? Sasamahan ka na nila. Sabi ko na. Ibabalik mo ba yung kay Ilya? Utangin ko muna sa kanya to, Lola. Pinabayad siya utang, pero utangin mo naman. Bakit? Ang babayad ko po kay Ma'am Elnora. Eh, hindi naman utang yan eh. Diga yan. Lola, paano mapuputol ang koneksyon natin sa pamilya nila? Kung hanggang ngayon, eh, mayroon tayong utang na loob. Alam ko, galit ka sa amin ni Andoy. Kaya, ayan, hindi ka makapag-isip ng tama. Matapos sa mga nangyari, Lola, ako pang dinakapag-isip ng tama ngayon. Kabiling-bili na ni Elnora, nailihim ko. Eh, paano kung makita ni Victor? Lola, wala na po tayong puwang sa puso ni Ma'am Elnora. Eh, paano pag inamin niya kay Victor ang tukol sa pera? Ano isipin ni Victor na hinuututan ko na naman siya? Na nagpapaawa ako at ginagamit ko na naman si Aryana? Kaya paano pag nalaman ni Victor na tumulong sa akin ng mama niya?
Wala nang masasabing pamilya nila kapag naibalik ko ng pera. Basta siguraduhin mo lang na kay Elnora mo ibibigay yan at hindi makikita ni Victor. Ma'am, excuse me po. May nagpupumilit pong kumausap sa inyo. Len, marami akong inaasikaso. Huwag kang magpapapasok na kung sino-sino. Ma'am, importante daw po eh. Sino daw ba siya? Ako po. Excuse me. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang po ibalik yung pera. Pambayad din po sa perang pinambayad niya sa ospital. It's not important. Sa'yo na yan. Umalis ka na lang sa office ko, please. Pero nangako po ako na ibabalik ko ang pera. Hindi na nga kailangan. Umalis ka na rito sa opisina ko. Please, get out of my office. Please! Hindi na nga! Anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo dito? Nangihingi ka ng pera kay Mama? Victor, hindi. Ma, hanggang ngayon ba nagpapaloko ka pa rin sa babaeng ito? Kinakwartaan lang nila tayo. Nagkakamali ka ng iniisip mo, Victor. Katunayan niya kaya ako nandito ngayon. Ibabalik ko yung perang binigay ng mama mo sa akin noong sa ospital ako. Ophelia! Ma, hindi ba napag-usapan na natin to? You promised me you'll cut ties with them. But Victor, I was just trying to help. You're not helping, Mama. You're jeopardizing my family again. Gusto mo talagang masira ang pamilya ko, no? Di ba sinabi ko sa'yo, I don't want to see you anymore? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong babagitin kahit kanino na binigyan ko kayo ng pera? Anong ginawa mo? Nagpunta ka pa rito, sinabi mo pa sa anak ko. Ano, nananadya ka? Get out of my office. Get out of our lives! Get out! Victor? Mama, I was serious when I told you we would leave. If you don't stop meddling, ibubukod ko ang pamilya ko. Victor, please don't do this. You're all I have. Bakit ba ayaw niyong tumigil? Bakit ba ayaw niyong maniwala na niloloko lang tayo ni Ophelia at ng anak niya? Hanggang ngayon ba iniisip niyo na apo niyo si Aryana? Kaya niyo ginagawa to? No, Victor. Ginawa ko yun hindi bilang lola, kundi bilang isang tao. I was in the hospital. I saw Ophelia there. She was really sick. And they had no money. They had no one. Victor, alam mo namang noon pa man, ayoko na dyan kay Ophelia. Pero kahit nakaaway mo, pag nakikita mo namang walang-wala, tutulungan mo pa rin, di ba? For humanitarian reasons. Hello. Pwede ba tayo magkita? I told Ophelia not to tell you. I told her to keep it a secret dahil alam ko magagalit ka. But what did she do? Nananadya siya eh. Sinabi pa sa'yo, she's out to ruin our family. Yun na nga, Mama eh. Kapag nalaman to ni Stella at ni Megan, masasaktan na naman sila. No, they won't know. As long as Ophelia keeps her mouth shut, walang ibang makakaalam nito. Victor, please forgive me. From now on, I will never have anything to do with Ophelia or her daughter. Meg, wala pa rin ba yung sundo mo? Parating na yun. Kasi nandun na yung sundo ko eh. Mauna na ako, ah. Sige. Bye. Bye. Bye, girls. Meg, I have to go too. Andun na yung dad ko eh. Ah, sige. Bye. Bye. See you. Megan! Kuya Alan!
kailangan mo. Nabalik ko na ang pera. Mabright talaga yung kaibigan. Ayaw lang yung tumanggap ng pera mula sa taong dahil ng pagkabaril ng anak niya. Tapos na yun. Ligtas na naman yung anak niya. Gusto mo? Hindi ka naman maibayad sa iba yan eh. Pero hindi na lang. Maraming salamat, Ibla. Ophelia, pwede bang sabihin mo sa anak na huwag dikit ng dikit sa anak ko? Alam mo na, para kasing salot si Aryana sa anak ko. Baka nakakalimutan mo, Ibiang. Ikaw ang dahilan pa paano nagkaroon ng connection ng anak mo sa anak ko. Pasensya ka na, Ophelia. Pero, alam mo na ang ibig ko sabihin. Naintindihan kita. Hindi na rin ako. Gusto mo lang naman ilay yung anak mo sa disgrasya eh. Pero sana, piliin mo yung mga salita mo. Dahil baka kapag di ako nakapagtimpi, mapalunok kasi yung mga hikaw mo. Ophelia, sana hindi mo nakakalimutan na pinagtakpang ko kayo noon sa kapitbahay mo, pati sa mga pulis. Hindi ko sinabi na si Rena, si Aryana. Kaya quits na tayo. Akala ko ba, Mama? No more Ophelia! No more Aryana! Stella, I'm sorry. We're leaving, Mama. Victor, please forgive me. I'm sorry. Victor, kung ano man ang kailangan mong kong gawin para patawarin mo lang ako, kung kailangan ko lumuhod, gagawin ko. Mama. Wag mo kong iiwan, Victor. Victor, isinusumpa ko si Ophelia. Isinusumpa ko yung buong pamilya niya, Victor. Patawarin mo lang ako, Victor. Anak, hindi ka na ba ginagambala ni Hubert? Hindi pa rin po siya tumitigil, Mami. Pero ako na po gumagawa ng paraan para mapalayo sa kanya. Kung pwede nga lang po, magpalit ako ng section para hindi ko na siya palagi nakikita eh. Kaya mo ba, anak? Eh, di ba nabanggit mo sa akin na pinararamdaman ka para kay Hubert? Mami, bata pa po ako. Kung ano man po yung nararamdaman ko para kay Hubert, alam ko darating din yung araw na mawawala na po yun. Kung sakali pong parehas na po kaming handa, at kung hindi pa rin po nagbabago yung nararamdaman ko para sa kanya, ibig sabihin po, para talaga kami sa isa't isa. Salamat, anak, ha. Tsaka, Mami, di ba naman po talaga tapos yung problema natin, eh. Kundi dahil po sa perlas na to, meron pa rin po akong buntot. Kaya hindi po talaga pwede. Hindi po talaga ako pwede kahit kanino. Kasi, isa akong... Diyos ko. Anak, ayoko na naman ganito usapan, ha? Sige na, magbalos ka na dyan ang mga bill ko. Ang complex na ng algebra ngayon? No, Mamita. Simple lang ito para sa akin. Look. This is the value of the square root of the xy. Is it? I'm sure, Mamita. Ay, naku, Megan. I am so glad that you're my apo. I am proud of you. And I love you so much. Tama ang desisyon mo, Ophelia. Huwag mo na sabihin kay Aryana ang nangyari sa inyo ni Elnora at ni Victor.
Napakabigat na ng pasanin ng anak mo. Pwede nga lang sana, Lola. Ako na lang bubuhat ng lahat ng pasanin ng anak ko. Habang buhay na nga lang kaya ako ganito, umaasa sa perlas na ito para maging tao. Hubert, anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka na nga! Kakausapin na kita, huwag ka na magpakamatay! I love you, Aryana! Sita, hindi mo ba akong papatawad? Ano ba talaga ang problema ng pamilya mo? Ano ba talaga ang tinatago mo? Hubert! Hubert! Parang may nakita akong mga discrepancies. Parang kasing napakalaki ng perang nilalabas natin for this year na hindi natin alam kung saan napupunta. Hubert Francisco, pinapatawag ka sa principal's office. Lungkot. Baka may expelsyon, suspended dahil sa ginawa niya.